Mga idol ang Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project para sa Philippine Air Force ay mukhang matutuloy na. Isa nga po ito sa pinaka-inaabangang proyekto para sa Philippine Air Force. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Noong August 2022 mga idol, ang Department of Budget and Management ay naglabas ng saro para sa 15% initial payment ng Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project para sa Philippine Air Force. Ngunit hindi nga po ito nagamit ng Department of National Defense dahil hindi na-award ang proyekto sa winning proponent. At ngayon nga po mga idol, ang Department of Budget and Management ay nirevalidate ang pondo at naglabas ng bagong saro upang suportahan ang proyektong ito. Kaya sana mga idol, ang Department of National Defense ay pirmahan na ang kontrata at award na sa Israeli proponent ang proyekto. Ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa Maritime Patrol Aircraft under ng Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project. Ito nga po ay sa ilalim pa ng Horizon 1 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang initial requirement mga idol ay dalawang eroplano na pinaplanong i-acquire sa ilalim ng proyektong ito. At meron nga po itong approved budget na kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 5.9 billion pesos. Ang end user nito mga idol ay ang Philippine Air Force 300 Air Intelligence and Security Wing, kung saan sila nga po itatanggap ng dalawang units ng Maritime Patrol Aircraft. Ang acquisition mode mga idol ay inaasahang gagawin sa pamamagitan ng government-to-government deal kasama ang Israeli Ministry of Defense. Habang ang pondo naman ay mula sa AFP Modernization Trust Fund na babayaran via multi-year contractual allocation gamit ang General Appropriations Act starting fiscal year 2021. Ang SARO mga idol o Special Allotment Release Order ay nilabas ng August 12, 2022 na nakakahalaga ng mahigit 890 million pesos. At ngayon nga pong April 17, 2023, ang mahigit sa 890 million pesos na ito ay nirevalidate ng Department of Budget and Management. Ang inaasahan nga pong magiging winning proponent dito mga idol ay ang IAI Elta Systems Inc. Kung saan sila nga po ay potential na mag-deliver ng LA-3360 MPA sa ATR-72 platform. Ang ATR-72 MP ay isang twin turboprop aircraft na kadalasang ginagamit sa maritime patrol missions. Ipinagmamalaki nga po ng eroplanong ito ang kanyang reliability, maintainability, low life cycle cost at comfort features. Ito nga po ay nakabase sa ATR-72-600, kung saan meron nga din po itong state-of-the-art mission system, advanced sensors at kompletong communication suite. Ang eroplanong ito mga idol ay merong maximum takeoff weight na 23,000 kilograms. Ang maximum cruise speed nga po nito ay 465 kilometers per hour, habang ang maximum operational altitude naman ay 7,620 meters. Meron nga po itong endurance na 10 hours. Mga idol, siguradong maaasahan nga po ng Philippine Air Force ang Long Range Patrol Aircraft na ito o Maritime Patrol Aircraft. Magagamit nga po ito sa iba't ibang misyon ng ating bansa, lalong-lalo na sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ganitong klaseng eroplano nga po ang kailangan ng ating bansa mga idol upang mamonitor ang ating mga teritoryo. Kaya't sa pagpapatuloy nga po ng modernization program mga idol ay unti-unti nang nagiging moderno ang mga kagamitan ng ating bansa. Kaya't dapat pa nga po itong ipagpatuloy upang sa pagdating ng panahon ay magiging moderno, malakas at maasahan na ang depensa ng Pilipinas. Sana nga po mga idol ay matuloy na ang proyektong ito dahil meron ng budget na nakahanda para dito. Sabay-sabay nga po nating abangan mga idol ang mga susunod na balita patungkol sa proyektong ito at sa pagpirma ng kontrata. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!